I-pruning natin ang ating talong. Dahil lima na ang kanyang dahon, pwede na tayo mag-pruning para hindi siya mag-tumaas or tumangkad. So, putulin natin ang dito. Para mag-ano na siya. Para mag-sanga or manilingsing. Tinanim ito ng aking kapatid. So, habang wala siya dito, ako muna mag-take care ng kanilang talong. To, sa baso. Or sa container lang ito nilagay. Tinang grass. Nabali. Huwag ko muna kunin ang ano dyan, oh. Mayroong nagtubo na papaya. Madali siya kasi maglaki pag na-cultivate ang ating ang lupa. Kukunan ko dito sa taas, oh. Para siya manalingsing. So ito na. Kinain na siya ng uod, oh. Araw-araw kasi umulan. Kaya nga hindi mag-ano dito ang ating pananim. Kunan natin ng dry leaves. Kunan na lang natin dito sa taas, oh, para mag-ano na lang siya. So, diba? I-transfer ko next time. Video ko. I-transfer ko ito yung ating tomato. Kunin ko na lang papaya. Ang daming papaya dito. So, kunan natin ng daya na dahon. Kunan natin dito para dali siya magtangkad. And then, kunin natin ito para mag panalingsing sa or mag siya ng another sanga. I-transfer natin ang ating saluyot dahil natabunan ang talong. Nag-ano na siya. Oh. So, i-transfer natin ang ating saluyot. So, kunin natin dito ang saluyot kasi masira yung ating talong. Kunin natin. May clearing ang ating talong dito na hindi siya matabunan ng ibang pananim. Diba? Ang ganda na. Tingnan natin after 5 days kung ano na ang kanyang kalagayan or kung mayroon improvement. Talong is malaki nang siya hindi pa dahil ang daming obstruction sa tapat niya. Daming mga na saluyot, oh. So, matabunan siya. So, kunin naman natin itong saluyot. Ilagay naman. Tingnan natin kung after 5 days kung mayroon siyang improvement na nakuna na natin ng mga tani na ibang tanim dito. Dapat isa lang siya dito ngayon. Anuhin natin ang talong nito ulit, oh. Na siya, hindi siya lumaki dahil mayroon siyang mga kasama, oh. Tingnan mong saluyot, ang laki-laki na, pero ang ating maliit pa. So, kunan natin ng mga damo. Kunin natin dito ang ang mga maliliit para dali siya magtumangkad. So, next time ko na lang sa kunan, i-pruning natin. Kasi ang hindi alanganin pa. Time ko rin ito pruningan. Kaya natin after 1 week, kung mayroon siyang improvement, ha, i-try natin. Dito sa kabila, kunin natin itong papaya. Daming papaya dito sa likuran namin.
So, nunit na magpadami ng papaya kasi walang space dito. Kunan natin ng mga daon dito. Kung maliit pa ang talong, dapat walang, wala siyang kasama. Para madali siyang maglaki. Ang isa, mga maliit sila dahil ano, dahil siguro sa ulan, pero i-cultivate natin para ano, para dali siya mag ano, magtaas or maglumaki. Tayo sa another na pot. Punan na natin ng mga dahon dito oh, para mag ano siya. Pwede na rin kunin natin ng ano, pwede natin mapruningan na to. Para mga nalingsing sa. Iwan ko kung tama bang ginagawa ko dito sa mga plantita, sa mga ano dan, mga mahilig sa farming. Tama bang ginagawa ko dito? Just comment below. Oo, medyo mataba na siya oh. I-cultivate na lang natin. Pwede na rin, nakunan ko na siya ng ano, kay nakalimang dahon na sa oh, 2, 4, 5 kunin ta, kasi nakalimang dahon na siya. Naka ano dito ang badyang, nakatakip sa kanyang sa shade dito sa ating talong. Iputuli natin ito ang badyang. Iputuli natin ang badyang. Ito pa. Para hindi matakpan ang ating talong. So, di ba? Tama bang ginagawa ko dito? Na pinutol ko ang badyang. So, di ba? Ang ganda na ngayon ng talong natin. Mayroon na na-cultivate na sa o. So, ito walang tanim. Pwede natin itanim dito ang i-transfer ko. Maglaki-laki na ang ating ano, tomato. I-transfer ko dito ang ating tomato. Sa next natin na video. Ating saluyot. Dito natin ilagay sa itong portion. Ikunin na natin ang mga grass dito. Yan. And then, mag-in tayo dito. Ha? Naka-ano na tayo? Nakapag-transfer na tayo ng saluyot. Yan. Ito rin ang isa. Ilagay natin. So, di ba? So, habang nag-ano ako ng ating talong at nag-transfer tayo ng saluyot, nagluto ako ng pusit. Tapos meron na akong sinaing na kanin. So, ang tinanim natin na saluyot. Di ba ang dami na? Ang dami na lang tinanim natin na saluyot. So, bye-bye!